kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya ay pagunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at mga kasamang martir. At ngayon din ay unang Sabado ng buwan. Tayo'y pumupunta sa pagkalinga ng ating nanay sa langit. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawa na uwa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinaghahawakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang hain kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway, ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa
ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Bilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga ito'y patakbong tumungo sa dakong papupuntahan nina Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong Sabado, ngayong unang Sabado para sa mahal na Birhing Maria, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkaloob ng mapakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor.
Kahapon po, unang Biyernes, napakakapal ng tao. Madaling araw. Tapos, tumulong kami sa payatas. Matraffic pa, malayo. Ang dami pong pamilya na pinakain po sa tulong po ninyo, sa bigay po ninyo. Nakabalik po kami ng gabi na. At napakadaming tao. Palagay ko ang ilan sa inyo, extension ng unang Biyernes. Patuloy po tayo. Bawat isa sa atin may kahilingan. Walang eksepsyon. Alam natin ito. May hinihingi tayo sa Panginoon. Magdasal tayo na matupad ito, magdasal tayo para sa isa't isa. Lahat tayo ay nangangailangan. Paliwanag ko muna ng mabilis ang ating mapagbasa. May tema po na nagbubuklod. Sulat sa mga Ebreo, ang tema nito, si Jesus ang mabuting pastol. Sa sulat sa mga taga-Ebreo, hindi ba yung mabuting pastol ay nag-aalaga ng mga tupa, ng mga kordero? At sa lumang tipan, ito yung inaalay bilang sakripisyo para sa pagbabayad puri sa mapakarami nating kasalanan. Hindi lamang ang tupa ang inaalay, kung hindi yung namamastol mismo, ang mabuting pastol, ang kanyang dugo, ang pambili, pangtustos, pangtubos, upang hindi tayo mapa sa impyerno dahil sa mga pinili nating kasalanan. Gayon din ang ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, si Jesus, sabi dito, basa muna ko, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, para silang mga tupang naliligaw, walang direksyon, nawawala sa landas, wala kasi silang pastol. Kaya yung puso niya, kasi naman, kung ako yan, kung tayo yan, bakasyon muna tayo, ha? Napagod na tayo, stressed na ako, stressed! Yung iba pa, parang pumapaypay pa, ayaw ng stress. Buti na lang, hindi ganyan si Jesus. Kailangan, sabi niya sa mga alagad niya, magtago muna tayo. Maghanap muna tayo ng ilang na puok para may kaunting pahinga. Papunta pa lang lamang sila doon sa lugar na makakapahinga sila. Na-discover ng mga tao. Nagalit ba si Jesus? Bukas pa kami magbubukas, ha? Ang opisina namin ay sarado sa ganitong oras, sa ganitong petsa, ha? Basahin niyo yung memorandum. Ganyan ba si Jesus? Hindi po. Nakita niya ay napakaraming tao. Pagod siya. Gusto niya ng pahinga. Pero siya ay nahabag na awa dahil sa kapal ng tao, mabuting pastol. Ang santo po natin, sabi ko, tinanong kong atin sa Kristan, kayo medyo nakikita nyo. Meron po sa inyong kaliwa, dito sa tumutugtog sa taas, imahe ni Pedro Bautista. Sabi ko, meron bang bulaklak? Meron. Yan, yung iba nakikita malapit sa altar. Si Pedro Bautista ay naging misyonero dito sa Pilipinas. Naging martir siya kasama ni Pablo Miki mga Jesuita, nag-alay ng buhay. Hilingin natin ang tulong nila. Kahapon, unang Biyernes, ako po ay pari, parang pastol ninyo, parang magulang. Mission ko, baka pagalitan ako ng Panginoon sa huling hukuman, hindi ko yung pinapaalala. Saan po tayo iiwas sa impyerno? Sa impyerno, mga anak, ha?
Ha, mga anak, mga iho, mga iha, ha? Kaya nga may unang Biyernes na debosyon. Ngayon, unang Sabado. Ano yung unang Sabado? May debosyon para hindi tayo magtagal sa purgatorio. Ha? Magulang na, nandun na ako sa pintuan ng langit. Ayokong puwang kayo, ha? Wala ditong mawawala, ha? Walang mapupunta doon sa panig ni Taning. Para gusto ko, hindi kayo tumagal sa purgatorio. Di ba? Ang tagal-tagal naman ito. Ha? Ang tagal-tagal naman. Kaya nga, pinapaalala ko sa inyo, kalakip yan. Unang Biyernes, para hindi tayo mapa sa impyerno. Unang Sabado, para hindi tayo magtagal sa purgatorio. Ha? Ha? Malinaw ba yun, ha? Tulong ni Maria, tulong ni San Jose, tulong ni Pedro Bautista, San Pedro Bautista, Pablo Miki, mga martir, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo-lalo si San Roque, nawa tumanaw tayo ng utang na loob sa ating Panginoong Jesus, ang mabuting pastol. Magsitayo po ang lahat. Minamahal pong mga kapatid, mula sa pangangailangan lumaya na mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa't kalooban, ang ating tutugon po, pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo na may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasaamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro Bautista, San Pablo Miki, mga kasamang martir, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na giniiwang sa inyong aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyan po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inulos dugong nagugas
sasalang nagawa ng taong naglilusa katapatang sumpa. O sakramentong banal na kahanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga, tanggapin ang biyaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkalo mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilalahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanang nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw, kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo gaya na sinabi ko sa humilia. Kahapon ay pumunta po tayo sa Payatas. Iba't iba mga komunidad, ibang-iba mga faces sa Payatas. Mga 300 families. Sapagkat nandun po ang kaibigan kong matalik, may edad na po kami si Father Mario Castillo. Siya po ay paring Vincenciano, Congregation of the Mission. Nagbigay po kayo po, sa inyo po nang galing ang mga ayuda. Dinala lamang natin, tuwan-tuwa, ang mga
kapatid natin na nasa payatas. Kaya wag po kayong magsawang magbigay at patuloy po tayong magdasal. Kasi ang variant na galing pa ng United Kingdom, mas mapanganib yun, sana hindi na kumalat, hindi na lumaganap. Magdasal po tayo, ha? Salamat sa inyong cash donations sa mga nagbigay kahapon. 1 box Lucky Me Chicken, 3 boxes Lucky Me Noodles, 1 box Lucky Me Beef, 1 box Lucky Me Chicken, 3 boxes Noodles, 3 boxes Sardines, 44 pieces Washable Face Mask, 1 box San Marino Sardines, 4 boxes Face Mask, 2 Refillable, mga refill pa, Turmeric Tea. Salamat sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming andog, laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Kami ahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Ang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili, aming andok, laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Paalaala para sa mga lumang palaspasan.